Pobre, welcome back to my channel ang palawen yung pobre na bisayang dako. For today's video mga kapobre, ako ay magtatanim ng aking Hoya carnosa. Yan, ipapakita ko lang po sa inyo mga kapobre ang aking Hoya. Ayan, ito ang kanyang bulaklak na bumuka na. And then ito naman po yung bulaklak niya na hindi pa bumubuka. Itong buto niya, ayan, kung makikita niyo po, ayan, lapit ko lang. Ayan, ayan yung buto niya na yung iba parang tumubo na. Nilagyan ko siya ng plastic kasi minsan hindi ko nababantayan yung pagbuka niya. Sayang eh, marami siyang buto. So, ito itatanim ko na rin ito kasi iba, ayan, may part na tumubo. Ayan po siya. Ayan, ito ang aking Hoya. Ito yung puno ng Hoya ko na pinutol. Ayan, ayan yung pinakapuno niya. Lupa yung ginamit ko dito eh. Ayan. Ayan o yung lupa. So, naging ganito siya. Ang ginawa ko, pinutol ko na lang. Baka sakali ako na sabi ko, baka ma-revive ko pa siya. Ayan. So, ayan. Mga kapobre, ito po yung Hoya ko na dehydrated. Yan, tignan nyo po. Ganito yung dahon niya. Hindi ko lang siya nakuna ng picture na yung buo pa sana, hindi ko pa siya naputol-putol. Siguro mga 2 meters din yung haba na ng Hoya ko na na-dehydrate. So, ang ginawa ko, pinutol-putol ko na lang and then tinry kong i-revive siya. Baka sakaling masauli. Ang sayang kasi, masipag pa naman din mamulaklak tong Hoya ko na to. Hoya carnosa po ito. Yan. Sobrang natuyot talaga siya. So, ito yung kasama niya. Ito ganito rin siya dati. Sobrang tuyo. Tapos yan, medyo nasa ulian na siya. Ayan po. Yan. Nasa ulian na. And then ito pa. Yan. Medyo mabaga lang yung kanilang recovery pero okay naman. At least kahit papaano na revive ko sila. Ito, marami to eh. Yung ibang naka-recover na talaga, itinanim ko na and then binigay ko na sa iba. May pinagbigyan ako. Ayan. Ang ginawa ko, so ito, meron pa. Ito yung mga nauna ko talagang ni-revive. Yan, okay na sila. Stable na yung ano nila po. Pwede ko na silang iripat. Yan siya. Yan, may mga maliliit na siyang mga ugat-ugat. Ito yung bago niyang dahon. Ayan, talagang stable na sila. Ito kasing na mga nauna. Late ko na yan inano eh. Late ko na kinat. Ito yung mga nauna. Yan. Super ano na. Super stable na nila. So, ililipat ko na lang sila ng paso. Yan, ang ginawa ko pala, bumili ako ng mousse. Sabi ko, baka sakaling ayaw nila dun sa ano, ayaw nila dun sa lupa na may halong ano, uling, and then basta halos 80% siya lupa. So, ang ginawa ko, dito ko sa mousse tinry. Yan, bumili talaga ako ng mousse. Ito. Binabad ko sila doon sa moss. Yan, tinusok ko sa moss. Magtanggal ako ng isa. Mahirap na siyang tanggalin. Yan. Nagkaugat na siya doon yun. Na ano sila. Na bumalik sila sa dati nilang ano. Ayan. Nag-glow uli sila. Yan. Nakakatuwa lang kasi hindi ko akalain na makakabalik pa pala sila sa dati nilang sigla. Ayan, paunti-unti lang. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko, ililipat ko sila dito.
sa medyo malaki ng lalagyan. So, ang gagamitin kong charcoal, na durog na charcoal, and then meron akong konting bunot, and then yung ipanampalay, at saka itong mousse. Paghahaluin ko yung apat na klase na yun. Yan. So, ayan ang mga may kasama akong bata, magay ka. Si Daki. Yan. Tutulong siya sa aking pagtatanim. So, mga kapobre, ito yung aking mousse na binili. Isa ito sa mga gagamitin ko po sa aking Hoya Carnosa. And then, meron akong mix ng ayan. Rice hull at saka durog na uling sa ito. Yan po yung gagamitin ko kasi itatransplant ko na siya dito. So, ito na yung mga gagamitin ko sa ayan. Ito yung ipapailalim natin yung mix ng rice hull at saka durog na charcoal. Ayan. And then, lalagyan natin ng gumamit ng lupa kasi feeling ko doon na na lanta yung aking Hoya Carnosa. Pero depende pa rin po yun sa inyo kung lupa yung gagamitin nyo. Ako kasi dito siya na buhay ulit. Kaya ang gagamitin ko ay ito. O yan, tignan nyo. Ito na yung aking na-revive na Hoya Carnosa. Ayan. Ito po siya. So, ayan po. Ito ay apat kasi to. So, pag hihiwa-hiwalayin ko lang. Ayan. Ang dami niya ng ugat. Paghiwa-hiwalayin ko lang po. Gusto mo rin magtanim. Wala, sayang yung ugat niya. Ubusin ko lang kaya. Ayan. Sobrang dami niya na pong ugat. Ayan o. Ayan, mabilis yung kanyang survival. Naka-survive siya. Ayan po. Ito siya. So, hahati-hatiin ko. Gagawin ko tong apat na itatanim. Yan. Nasa ibabaw yung mousse niya. Kasi mas mabilis siyang mas mabilis siyang magkaugat. Mas mabilis siya kapag mousse ang ginamit. So, okay lang naman kung wala kayong mousse at siguro bunot na lang. Ayan. Dito ko lang siya itatanim. Mas prefer ko yung mousse. Yung ito, 50 pesos to eh. Siguro mga dalawa. O kung depende sa lalagyan nyo. Kung malaki yung lalagyan nyo, isang lalagyan lang yung 50 pesos. Dito kasi sa amin 50 pesos yung isang plastic na yan. So,
Yung iba kasi maliliit lang di. Yung iba ganito nga lang itong baso, yung basong luma na ginawa ko ng taniman. Ayan. So dito ko lang siya ilalagay para kapag dumami, hindi ko naman pinuno yung mousse niya. Ayan. Ayan siya. So dito ko na siya. Siya mga kapobre. Talagay ko lang siya dito. Ayan yung mga halaman. Ayan. So makakati ko siya sa apat. Tapos yung iba pa. Ang hoya Carlos kasi napakaganda ng ano niya. Ang bulaklak niya lalo na kapag masipag na bulaklak yung mga hoya. Kung may mga hoya kayo. Maraming variety ang hoya eh. Kaya lang sa akin kasi isang variety lang meron ako. Gusto ko magkaroon ng ibang variety ng ano. Ng hoya. Ayan. Ganyan lang karami na ano nilagay ko. Hindi sa taas yan. Ibang mousse na yung. Ayan. Mousse na yung ilalagay ko. Lalagyan ko lang ito mamaya ng tali para nakabitin. Nakabitin yung aking hoya. Ito siya. Ang aking hoya carnosa. Ito yung bagong tubo niya. Ayan. Tapos tignan niyo po. Ang dami niyang mga ugat. Sobrang nahiyang siya sa mousse na nilagay ko. Naman hindi na ito madidehydrate. Pero dinidiligan ko rin naman. Hindi ko lang alam kung paano nangyari. Hindi ko rin na-explain kung bakit bigla na lang. Pero kasama niyang unang pinakita ko kanina, hindi naman na ano. Sa lupa din naman yun siya nakatanim. Ay, hindi naman siya na-dehydrate. So yun naman sila na sinatag yan. Ayan. Magpilapasin niyo yung bracket. Ayan, nakikita kayo. Ayan po mga kapote. Ito yung isa. Ayan. Kapag nanglaka ang hoya, ang ganda-ganda niya. Para siyang ano, parang artificial lang. Akala mo plastic yung ano niya. Pero kapag ka-binatch mo, dati hindi ko siya masyadong ma-appreciate yung mga nakaraan-karaan taon. Kasi pulot parang hindi naman namumulaklak. Parang dahon lang siya ng dahon. Pero nung namulaklak siya ay bongga ka dahon. Sobrang ganda ng bulaklak niya. Gusto ko siya ilalagay. Ayan. Sobra kasi ako na ano, sobrang nawawala yung stress ko kapag harap ko yung mga halaman ko. As in, alam niyo yung ano, alam mo nawawala talaga yung stress ko kapag kaharap ko na yung mga halaman ko. Alam niyo yung ang nega-nega na ng araw mo. Tapos, yung hihigit mo yung negative energy. Naniniwala pa kayo sa energy medicine ko nun. Yun. Yung energy medicine na yan. Ito yung papagod vibes ko talaga. Yung aking mga halaman. One day, tuturo kayo sa aking maliit na ano. Maliit na halaman na. Ayan, papagod. Hindi pa siya masyadong ayos eh. Kapag medyo, ano na. Kapag medyo ayos-ayos na yan, ituturo ko kayo. Parang ang hina na audio ko. Alam niyo mga kapobre, para sa akin na para sa akin na. Hindi ko lang alam sa inyo, kasi iba naman tayo ng naisa buhay. Iba naman tayo ng energy kinagalawan. Ayan, so. Pero sa akin mga kapobre, ang lakas talaga makahatak ng positive energy ang halaman. Sobra. Talagang, as per experience. Para sa akin lang, hindi ko lang alam sa inyo. Ayan. Sobrang ang lakas makahatak ng positive. Alam mo yung parang, ang toxic-toxic ng araw mo, ang nega-nega na iniisip mo. Pero kapag harap mo yung halaman, wow. Mas nakakaano talaga. Nakakaalis ng ano, ng stress. Ayan. Kaya lang, kapag nakita ko yung mga halaman mo na parang malungkot, yung iba parang mamatay, hindi mo alam ba't mamatay, na-stress ka. Kapaloka diba? Minsan alam nyo, yung hindi pa ako nakakaano, hindi pa ako nakakaano, pag-isip ko sa amin, hindi pa ako nakakamungo. Ang ganito doon sa halaman na naku. Parang atap, oh, positive energy, lumapit ka sa akin, positive energy. Yan, balutin mo ako na yung positive energy. Ganun! Ayan, mga kapobre. Ay, hindi ba yung? Ayan, mga kapobre. Pero depende pa rin sa inyo. Ano kasi, masyadong ako mababaw eh. Masaya na ako sa halaman. Masaya na ako sa mga halaman. Kung nakikita ko mga nagugloom yung halaman ko, ay sobra. Sobrang saya. Ang sarap sa pakaramdam. Parang fulfillment ba na, ano, na nakabulaklak mo isang halaman mo na ang tigas mong bulaklak. Parang ganun. Yun. So, itong mga tinipat ko na rin. Yan, tingnan nyo ha. Ayan. Tingnan nyo mga kapobre. May kita ba siya? Ayan na yung ugat niya. Yata kita. Yan, yung mga ugat na siya. Ito rin yung ano. Lahat ang tinanim ko ngayon, ito yung mga ano. Nakasurvive doon sa pag-dehydrate nila. Ayan, nakasurvive sila. Ayan. Nakakatawa lang. Benta ko na lang ito para magkapera ako. Pag dumami ito, benta ko ito. Magpalista na yung mga gustong bumili dyan. With ano ka ito? With positive energy kasama. Ayan. Ayan. Bawal nega. Positive lang. Di positive. Benta ng pera, positive lang. Always think positive. Diba mga kapatid? Parang uulan dito sa amin. Mapulimlim ang panahon. Ayan, ilan pa ba tatanim ko? Siguro ito pag-isahin ko na lang ito ng ano. Ito nagkaugat na rin. Wala siya dahon, pero ito yan. Wala siya dahon, pero may ugat na siya. Kapag inila ko lumalaban. Yan. So, pag-iisahin ko na lang siya. So, ilan na ba yung pasunod dito? Yun. Sayang pa yan.
mga manok namin, may mga manok kasi kami alaga dito ng kapote. Wala na kami maulam. Katay na lang kami manok. Kung wala nang manok makatay, manghihas na lang. Yan. So, ayan. So mga kapobre, ito na po ang aking mga bagong tanim or niripat na Hoya carnosa. Ayan. Hoya. Ang aking Hoya, Hoya, Hoya. Yan. Nakakatuwa lang siya. Po. Pamay na lang mga sis. Pamay na lang mga sis. Yan. Ang aking Hoya. So mga kapobre, that's the end of my video. I hope na meron kayong natutunan kahit konti sa aking dehydrated na Hoya. So mga kapobre, kung meron po kayong mga suggestion, just comment down below. Yan. Kung ano po yung mga ipapagawa nyo sa akin mga video, kung gusto nyo lumangoy ako, manghuli ako din sa labay, mamangka ako, just comment down below mga kapobre. And mga kapobre, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye.